Bagong lahat, luma muna. Kung maalala niyo dati, nag-trending si Jalen Green nung unang lumabas ang report na magiging tatay na siya kay Draya Michelle. Ang tagal nun bago na-confirm, mula January hanggang February. Tinag kasi ni Kuzma. Wala namang masama doon, age doesn't matter. Basta pwedeng panggilas. Nung lumabas ang rumors na yon, negative ang naging komento at reaksyon ng iba mga fans at kahit ibang personality. Iba pa dun sa age gap, hindi talaga yun ang dahilan dun kung bakit ayaw nila sa naging status ngayon ni Green. Sinabi pa nga dong poor shot selection ang ginawa ni Jalen Green. Dahil kung maalala nyo dati yung kwento ni Aaron Gordon na nakipag-date siya at nakita niyang tinitingnan nung kadate niya yung network niya sa internet, agad niyang iniwanan yun. Kahit sa Miami Heat kay Coach Eric Spoelstra, inintay muna ng team na matapos yung divorce niya bago ibinigay yung malaking kontrata. Kung mababasa nyo o mapapakinig nyo o kahit mapanood nyo yung podcast o report tungkol dito kay Jalen Green, iba kasi ang tinatag doon, yung predator na word. Para yon kay Draya Michelle. Dalawa kasi ang ibig sabihin noon. Yung isa, hindi ko nasasabihin, pero particular yun sa edad. Yung isang ibig sabihin ng predator ay para sa pera. Dahil common na nangyayari yon sa mga athlete. Yung nag-trending noong nakaraang taon, si Achraf Hakimi. So hindi ko alam kung tama yung bigkas ko ng pangalan niya. So mas matanda yung napangasawa niya nang nasa 12 years. So walang problema doon. Nung nag-divorce, silang dalawa gustong makuha ng asawa niya yung kalahati ng perang kinita niya sa football. Pero mautak yung nanay niya. Alam kasi ng nanay niya na target nung dati niyang asawa yung pera ni Hakimi. Pero hindi yun nakuha dahil nga hindi naman nakapangalan kay Hakimi kundi sa nanay niya. So ganun kasi tinitingnan yung senaryo ngayon ni Jalen Green. Dahil alam ng iba doon na target di umano ni Draya Michelle yung potential max contract ni Jalen Green. Tubong lugaw na siya doon, monthly support pa lang. Sabi nga ni Anton Marby, sinayang lang ni Jalen Green yung malaking parte ng pera niya na common kasing nangyayari sa major sports sa US na nagkakaroon ng sabihin nating poor shot selection nga. So ibig sabihin lang nila noon sa podcast, obvious kasing bitag yun, nagpabitag naman itong si Jalen Green. Si Alperen Şengün naman nakalusot sa disgrasya. So hindi naging malala yung injury niya at nagkaroon lang siya ng sprain sa paa na grade 2 yun, aabot ng 4 to 6 weeks ang recovery, yung isa pa bone bruise. So hindi rin aabuti ni Şengün yung katapusan ng regular season. Pero nakalagay doon, depende pa kay Coach Ime Yudoka kung palalaro si Şengün. Pero mas okay nang i-ready si Şengün for next season dahil nga nakalusot siya sa operasyon sa paa. Nagkaroon ng injury si Şengün nung last game nila sa Sacramento Kings. Expected noon na nagkaroon siya ng ACL tear katulad ng kay Klay Thompson. Aabutin yun na mahigit isang taon ang recovery. Yun ang isa sa major injuries na tumatapos sa basketball career ng isang player, matanda man or bata. Pero sabi ko nga naiwasan niya yun. May pagkakataon pa rin si Şengün dahil sa offseason, pwede siyang makapirma ng contract extension. Nasa candidate siya ngayon para sa most improved player. Kung nagkaroon siya ng malalang injury, malamang magdadalawang isip ang Houston na bigyan siya ng long-term max contract. Maraming players ang nayayari ng injury bago sila makapirma ng kontrata. Ang unang pumapasok sa isip ko noon si Colin Sexton noong 2021. Humingi siya ng max contract kaso hindi ibinigay ng Cavs yun. Kaya tinuloy niya yon sa huling taon ng kontrata niya at doon siya nagkaroon ng injury, torn meniscus. Bumaba ang value ni Sexton pero nabigyan naman siya ng $17 million per year. Mas mababa nga lang yon kumpara sa hinihingi niyang $20 million per year. Yung posibleng dumagdag sa listahan ng mga player na na-injured bago makakuha ng kontrata ay si Sadiq Bey ng Atlanta Hawks. Nagkaroon siya ng torn left ACL injury. Sa report, humihingi siya ng kontrata pagdating ng offseason sa Atlanta na potential $95 million sa loob ng 4 na taon. Expiring contract na si Sadiq Bey at hindi pa alam dun kung bibigyan siya ng Atlanta Hawks ng qualifying offers kasi nga expected na hindi rin siya makakalaro next year dahil sa injury niya. So ganong senaryo ang nalusutan ni Şengün dahil posible pa rin siya makakuha ng kontrata dahil hindi ganong kalalaan nakuha niyang injury.